Hello mga kabarkads, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano pagkabit ng top box bracket. Yan, top box bracket. Itong sa akin, kasi nakabit ko na ito, madali lang. Ito yung forma ng top box bracket na hindi pa kinabit. Ito siya na forma. Yan siya na forma na klase. Itong sa atin is, itong klaseng forma na ito, ikakabit natin sa ating Aerox kasi ay nakabit na sa ating Aerox. Hala, mali. Nakabit na natin sa ating Aerox yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit sa Aerox yung top box bracket. Ang sa akin, nakabit na, pero ituturo ko sa inyo kung paano siya kinabit. Yan. Ito yung Aerox ko na nakabitan na ng top box bracket. Yan. Ito ay nabuksan na natin. Bago ka magkabit ng top box bracket, itanggalin mo muna yung CV rings ng Aerox mo. Yan. CV rings na Aerox nun. Ilalagay ko lang yung link niyan dito sa baba na video na ito kung paano tanggalin yung CV rings. Kasi na tutorial ko na yan kung paano tanggalin itong Z rings kung hindi ka pa nakatanggal. Kung ikaw lang ang magkabit ng bracket ng top box, is pwede kang magkabit kung susundin mo itong tutorial ko kung paano magkabit ng bracket ng Aerox para sa top box yan. Ito papakita ko na sa inyo mga kabarkads. Ito lang side sa kabila, ipapakita ko siya kasi the same rin ang pagkabit dito sa kuan sa kabila, parehas lang. Yan. Ito na 'yon nakabit ko mga kabarkads. Itong sa Aerox ko, ako lang ang nagkabit nito, yan. Yan, tanggalin mo itong Z ito. Yan. Tanggalin mo itong Z fairings ito. Yan. Tanggalin mo ito. Yan. Tanggalin mo. Kasi makikita mo ng lahat. Ang dumi nga eh. Yan o. Daming dumi. Makikita mo yan lahat. Ito na yung bracket natin sa ating top box. Yan. Yan. Hanggang dito. Yan. Yan. Nakabit natin. The same lang yun ng ito. Hindi lang natin natanggal dito sa kabila. Pero kung ano yung kabit nito, is parehas lang din sa kabila. Pagkabit nitong pairings na ito. At one pairings na ito, yung bracket. Yan. Yan. Kasi itong holder niya is may dalawang klase. Yan. Yung pinakita ko kanina, yun. Ito yung kakabitan mo. Kasi kasali ito. Itong bracket, yan o, may bolt. Ito, kabit, iba ito. At saka ito, yan. May mga connection yan eh. Yan. Madali lang yan yung mga kawarkads. Una, ikabit. Yan, welcome back. Nalubat kasi kayo ganina itong GoPro ko eh. Yan. Ito yung gagawin mo sa una mga kapads. Kasi hindi ko natatanggalin ito. Itong kuan, kasi dalawa itong kabitan ng kuan. Ito yung holder sa bracket at ito yung sa kabila. Yan, ito yung ikakabit mo mga kabarkads. Tanggalin mo itong post kasi may dalawang bolt kasi ito eh. Yan, may dalawang bolt. Yan, tanggalin mo ito tapos ikabit mo itong
holder ng bracket ito. Kasi kasama ito, kapag bilihin mo, kasama ito. Ikabit mo ito, itong mataas dito sa bracket, ito sa stiff nut mo ng Aerox, yan dalawa. Tanggalin mo itong stiff nut, ilagay mo ito sa ilalim, idikit mo dito. Yan. Tapos yan. Ang ikalawa, ito na naman. Itong sa may shock absorber. Madali, madali lang ito. Ikabit mga kabarkads. Tanggalin mo na itong nut na ito. Nut na ito. Tapos kabit mo ito, itong holder. Holder, nakakuan man ito. Yung holder nakaganon, pataakyat. Kabit mo ito. Yan. Kapag nakabit mo na itong dalawang ito, yan. Tapos ibalik mo itong nut sa kuan. Kasiya man siya, tama-tama ra. Kabit mo ito. Yan. Yan. Kapag nakabit mo na itong dalawang ito, isusunod mo ito. Kabit mo ito. Yan. Kasi may nilagyan na natin ito ng plastic ng GB. Yan. Kabit mo ito kasi pinakita natin kanina itong klase na ito. Kabit mo ito. Yan. Kasi may mga dala itong nut eh. Kabit mo ito. Ito. Yan. Alin. Kabit mo dito itong alin. Alin mo ito. Itong siya dito. Kabit mo. Nakabutas. Yan. Tapos itong isa. Kabit mo dito yung nut. Yan. Kabit mo dito yung nut. Ayo. Yan. Kabit mo na ito. Tapos disin din yun sa kabila. Kabit mo dito. Lagay mo rin dito sa kuan itong isa sa may shock. Tapos itong isa is dito din sa stiff nut. Hindi na natin tatanggalin itong fairings na ito. Itong Z fairings hindi natin tatanggalin kasi disim lang ito sa kabila. Ganun din. Tanggalin mo na ito. Lagay mo yung kuan mo doon, yung bracket holder para dito sa kuan mo, kabit mo ito yung nut niya. Yan. Kabit mo. Yan, madali lang mga kabarkads. Ikaw, pwede na ikaw magkabit nito. Hindi ka na kailangan ng mga technician na magkabit nito kasi madali lang siya ikabit sa Aerox. Especially sa Aerox, madali lang siya ikabit. Yan. Yan, yan na. Pagkatapos mong pagkabit nito, itong bracket na ito, isusunod mo na itong top box GB. Kapag bumili ka, pwede mong lagyan, hindi GB. Hindi, sa akin, ito GB. Yan o. GB yung binili. Nabili ko ito ng 2,500. Itong mono 16. Itong kwan is, may dala na siya na ganito. Pero yung iba, bumibili ng yung ganito na yung maganda. Yung purma, bibilihin mo pa. Yun. Para maganda tingnan dito. Pero sa akin, ginamit ko na lang yung sa kanya talaga. Kasi kapag bibili ka ng top box, ito yung top box natin. Yan, GB. Nagamit na natin ito. Kapag binili ko ito ng 2.5 doon sa Moto World. Yan. Kapag bibili ka nito, is may dala ng ganito. Na plastic. Yan, madali lang ikabit ito mga kabarkads. Lagay mo lang, may mga butas ito dito, yan. Butas, tapos clip mo lang. Yan o, matanggal kasi ito eh. Matanggal man ito, may screw na mali ito. Galin mo yan, tapos lagay mo itong mga clip niya. Yan lang. Yan, mga clip niya. Yan, makabit mo na ito. Itong top box, yan lang, ganyan lang ka simple. Simple ikuan yung top box. Tapos lagay mo itong top box. Yan. Yan. Oh. May top box ka na sa kuan mo. Yan. Yan lang. Pag makabit mo na, ganito na yun siya mga kabarkads. Yung kuan mo.
Tapos ganun, ganun lang ka simple magkabit ng top box mga tower cuts. Ito. Ganun lang. Kasimple. Dalawa lang ang lagyan mo, itong sa steep at kabit mo itong sa may shock. 'Yon. 'Yan lang kadali magkabit ng bracket sa may kuan. Yung Z, pagtanggal niyan, mali yan, may tutorial ako. Ilalagay ko sa baba nito yung link nito sa pagtanggal ng Z. Madali lang yung tanggalin yung Z. Baka, kasi yung iba is matakot magtanggal niyan ng Z at saka yung V. Mali, naka-clip lang yan. May itong Z, may tatlong allen bolt lang yan. Tapos itong V, may dalawa lang yan sa babaw. Yan, madali lang tanggalin. Yan. Tapos yung top box, may ipapahabol ako. Kasi maraming nagkukan nito ng top box na ito lang top box is i-registered pa. Yan, yan. Marami yung nagkukan nito eh. I-registered pa ang top box. Itong top box mga kabarkads, hindi na dapat i-register dito. Itong klase na ganitong top box, itong GV. Kasi may rolls nito, yung nagawa ng kwan is kwan ito is pwede maglagay kang ganito top box na GB or hindi GB kasi naka-registered na ito sa DTI eh. Once na-registered sa DTI, i-release ng mga dealer is registered na yan sa kwan, hindi na dapat i-registered yan sa LTO itong klase ng top box kasi marami, may mga iba nga dyan na mga enforcers, hindi pa nila alam, dinadakit ng ganito eh. Pero kung gusto nyo magkuha nito is punta lang kayo ng website, type nyo lang yung top box registered ng LTO. Yan, ikuha nyo lang yan. Doon, may mga policy doon na kung i-registered ba ito o hindi na klase ito. Sige lang, ilalagay ko dito yung ito yung rolls niya sa top box. Yan, kung mabasa nyo. Yan siya na hindi na dapat ang dapat sinasabi nila, ang dapat i-registered na mga top box yung mga kuha na top box, yung mga ang tawag nun, custom made na mga top box, yun ang dapat i-registered. Sample natin yung mga Jollibee box, yan mga delivery box, yan mga custom made, yan ang dapat i-registered kasi excess na yan sa laki nito eh. Laki ng top box. Itong top box na ito is hindi dapat i-registered yung dalawang helmet na makasya sa top box. Hindi pa yon i-registered. Yan. Yung i-registered lang yung mga custom made. Yan na mga top box yan. Yan. Baka natakot kayo magkabit nito. Yan. Yung iba nga iba gina-registered na nila kasi yung LTO tumatanggap pa rin. Hindi tinicheck yung mga top box kung dapat ba i-registered. Hindi. I-registered pa rin nila. Sa bagay, mura raman ang mag-registered nito na tabak. So, 100 pesos lang yung malagay doon sa restro. Every time na magpa-restro ka, may 100 pesos na bayad nito sa top box. Yeah. Pero sa kung hindi talaga pwede hindi na i-registered yung top box. Kung gusto mong may laban ka, huwag kang magpadakit. Kasi nasa balaod yan na hindi registered yung top box na ganito na mga klaseng top box na mga GB box. Yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na at pindutin mo yung bell button dyan para ma-notify ka sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog ko. Sana na makatulong itong tutorial ko na ginawa ngayon sa inyo kahit hindi masyadong isa-isa ko yung kasi nakabit na natin itong panis lalo na kung tumanggalin pa natin basta ganun lang yung paggawa nito, kapagkabit nito itong bracket na top box yan, sana makatulong ako sa inyo. Sige, bye bye, God bless.